Sa nakalipas na 4 na dekada, ang silid-aralang ito ang nagsilbing ikalawang tahanan ni Teacher Edelmira Kahanap Inyain. Magandang hapon, mga bata! Magandang hapon po, Tinang Inyain! Okay, magsipo na kayong lahat. At ang kanyang mga estudyante, mga anak na rin kung kanyang ituring. Taong 1982, nagtapos sa kursong edukasyon sa pang-elementarya ang nooy 21 taong gulang na si Edelmira. Hindi man ito ang kanyang pinangarap, tinanggap naman niya ng buong buo ang sinumpaang profesyon. At dito siya nakahanap ng trabaho sa Tenement Elementary School sa Taguig City. Ang gusto ko sana maging nurse ako, pero hindi ipinahintulot ng Diyos. Nag-enjoy naman ako kasi parang challenge sa akin kasi yung mga bata ay lovable naman. No? Madali akong makisalamuha sa mga bata. Magaling akong makisalamuha kasi mahilig din ako sa bata. Sa loob ng 6 na oras. Sa tagal niya sa pagiging guro, iba't ibang klase ng araw ng estudyante ang kanyang naturuan. Masasabi ko na nakakatagpo kami ng mga estudyanteng worst talaga, ang ugali. Maaari kang batuhin, murahin, tapos bungguin. Wala nang parang, wala nang respect, wala nang respeto. Sa ganitong klase ng mga estudyante, pananaw ni Teacher Edelmira, hindi masamang sila'y disiplinahin. Hindi para saktan ng mga bata, kundi para matuto sa pagkakamali at magtanda. Nagbibigay ako ng punishment na they stand up. Pwede silang makilahok sa recitation or sa discussion na nakatayo lang sila at the back of the classroom. Hindi ako nananakit ng bata, pero yung para sa akin, simpleng disiplina yun sa bata eh. Si James, 24 na taong gulang at isang airplane mechanic. Aminadong na-disiplina raw siya noon ni Teacher Inyain. Grade 5 po ako noon, naging advisor ko si Ma'am Inyain, year 2006-2007. Sa subject niya, nalista ako sa isa sa mga noisy. Parusa pala doon or yung parang gagawin para maligtas sa noisy is yung sasayaw sa harapan ng klase. Pinasayaw ako sa harapan, sobrang hiyang-hiya ako noon kasi hindi ako sanay na sumasayaw o maharap sa maraming tao. Kaya nung time na yon, siguro napaiyak ako. Kasi dahil nga doon sa kahihiyan. Tulad ni James, nakaranas din daw si Justin ng punishment mula kay Teacher Inyain. Kahit ngayon na isa na siyang developer sa isang BPO company, tandang-tanda pa rin daw niya kung paano siya napagalitan noon. Ginawa niya, pinatayo niya ako dahil nahuli niya ako. So pagkatayo ko, pinasayaw niya ako sa buong klase. Natatandaan ko pa noon, tawa ng tawa lahat ng klase. As in, maihiya ka talaga sa sarili mo. Kung dati, tahas ang napapahiya sa kapwa-estudyante ang pagdidisiplina ni Teacher Inyain, pero ngayon, nag-iba na raw siya ng style. What I'm doing lately is I caught their attention, tapos tumitigil ako sa pagtuturo. Tapos, sinasabi ko na, hihintayin ko na lang na matapos kayo. Stop ako. So, ako ang makikinig sa kanila, ako ang titingin sa kanila, tapos, stop ko yung pagtuturo. And then, nagiging effective naman. Love po namin siya kahit po anong gawin po namin, kahit po pasaway po kami, love niya rin po kami. Ang natutunan ko po kay Ma'am Inyain ay maging masipag, porsigido mag-aral, mabait, at maging mapagmahal. Sa loob ng maraming taon, hindi matatawaran ang dedikasyon ni Teacher Inyain sa pagtuturo. Ang ilan nga sa mga dati niyang estudyante, nakapagtapos na. Pero si Teacher Inyain, nakatali pa rin sa sinumpaang tungkulin. Mga bata, halos 4 na dekada na akong nagtuturo sa Tenement Elementary School. Ngayon, marami na akong mga naging estudyante o pupils na naging doktor na, naging nurse, naging abogado, naging teacher, no? Sino sa inyo, paglaki ninyo, ang nais maging guro, katulad ko? Alam nyo na ang pagiging guro ay hindi madali. So, dapat mag-focus kayo sa inyong pag-aaral, mag-concentrate kung ano lang ang dapat gawin, iyon lang. No, mga bata, good luck sa inyo.
Nakatutuwa na ilan sa mga dating estudyante ni Teacher Inyain, siya mismo ang naging inspirasyon at pinili rin na maging guro. Dapat anong ginagawa ninyo? Laging nan? Dina Z. Altajeros, dating estudyante ni Teacher Inyain. Napakalaki ng impact na nangyari sa akin ng dahil kay Ma'am. Mas lalo akong nagpursigi sa pag-aaral ko para mas lalo kong makamit yung ito ako ngayon, pangarap ko sa buhay. Decagon, how many sizes? There's 10 sizes. Zara Rose P. Marsan, dating estudyante ni Teacher Inyain. May pagkakataon na talagang masungit siya, pero sa akin kasi yung hindi ko naalala kay Ma'am. Ang naalala ko yung mga turo niya, maraming bagay na ngayon, bilang guro mula sa kanya ay I'm carrying it through sa klase ko ngayon, kagaya nung kung paano siya magdisiplina ng mga estudyante niya, kung gaano siya kapassionate sa ginagawa niya at talagang may puso yung pagtuturo niya. Pero paano kung ang madisiplinang teacher makitang muli ang mga dating pasaway niyang mga estudyante? Inisyo makinyain! Dito sa isang bagong Christmas pasyalan, magaganap ang kanilang reunion. Ang ipinarating namin kay Teacher Inyain na gusto sana namin siyang makasama sa pamamasyal dito sa Lakbay Museo. Ngayon nasa Lakbay Museo kami, isa sa mga surpresa namin para kay Ma'am Inyain ay magpapanggap kami na empleyado dito, magsusuot kami ng malong. Sana hindi niya kami makilala at meron din kaming maskara na isusuot. Maya-maya lang, dumating na si Teacher Inyain. Hi po, Ma'am. Mabuhay. Hello. Lingid sa kaalaman ni Teacher Inyain, ang kanyang dating mga estudyante ang bubungad sa kanya. Hi, Ma'am. Hello. Hello. May kasama cake po kami sa Pinsapin. Uwi halaya, tapos may corn din po kami. Mukhang nalilibang si teacher sa kanyang pamamasyal. Next naman po ay ang ating Baraswai Church from Alolas, Bulacan. Hello. Tila wala pa rin siyang kaalam-alam na mga kasama niyang magpa-picture ay mga dating estudyante niya. Why? Aba, game na game pang nakipagsayaw si Teacher Inyain sa entablado. Sabi niyo po, sa Lakbay, nasa Lakbay Museo kayo. Nag-enjoy po ba kayo? Of course, nag-enjoy ako very much. Sa pagkakataong yun, oras na para sa aming sorpresa. Okay, mali natin tanggalin ang maskara at makita ni Ma'am. Hi, Ma'am! Bakas kay Teacher Inyain ang labis na kaligayahan. Hindi lang dahil sa muli niyang nakasama ang mga dating estudyante, para sa kanya kasi bilang kanilang ikalawang magulang, ang tagumpay nila, tagumpay na rin daw niyang maituturing. Nakakatuwa, no? Kasi talagang hindi ko na-expect na hindi ko makuha yung right word ng nararamdaman ko. Talaga, ang galing-galing. Ang pasaway na si Justin, imbis na puot ang nararamdaman. Utang na loob daw para sa kanya ang ginawang pagdidisiplina nito noon. In the end, ngayon na-realize ko, okay din yung ginawa ni Ma'am Inyain eh. Kasi kung hindi dahil doon, hindi na-develop yung confidence ko. Kasi kung hindi dahil doon, hindi ako marunong humarap sa tao, sa mga kliyente, ngayon sa company ko. Tanda-tanda mo pa yun. Hello, galit ka ba sa akin? Hindi, Ma'am. Oh, God. Ma'am, ako po. Sa'yo ko na. Ako sa'yo din. Thank you. Ako po yung inutusan nyo dati. Maraming salamat, Ma'am, kasi naging part po kayo ng buhay namin. Yung kahit man hindi mo kami matandaan yung iba po sa amin, pero ikaw, Ma'am, nakatataka po sa puso namin. Napakasaya po. Walang pagsidlan ang saya kong nararamdaman ngayon. Parang sulit lahat ng pagod ko sa propesyong ito, sa pagtuturo sa inyo, mga bata. Gayon pa man, kung may pagkukulang man ako bilang guro nila, alam ko na hindi ko yun sinasadya. Wala akong
Wala akong gustong gawin para sa kanila, kundi ang mapabuti sila at para sa kabutihan nilang lahat. Ang sabi nga, kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Dahil sa magagandang asal na ipinunla ni Teacher Inyain sa kanyang mga estudyante, baon pa rin nila ito sa kanilang paglaki, nananatiling nakatatak sa kanilang puso't isipan.